Si Divine at si Mercy. Pangalan pa lamang ng kambal na ito, aakalain mong may magandang buhay na nararanasan. Ngunit, kabaliktaran ito sa sinapit ng dalawa sa normal na buhay ng mga kambal. Sila ay ipinanganak na conjoined twins o magkadikit. Sa pangalawang beses na pagbisita ng aming team sa dalawa, makikita ang ngiti sa mga labi nito sapagkat sa wakas, napaghiwalay na sila. Ngunit alam mo ba kung ano ang kwento at pinagdaanan ng kambal bago sila mapaghiwalay? Mapaluha-luha pa si Nanay Robilyn Ginto nang alalahanin at ikwento niya sa amin ang sinapit nila upang mapaghiwalay lamang ang kanyang magkadikit na anak. Bilang ina umano, masakit isipin at makita na nahihirapan ang kambal na kumilos dahil sa kanilang kalagayan. Baby pa po sila, yung makikita ko po sila na magkadikit, halos di po kayang yung ulo nila. Sobra pong hirap na nakikita ko, lalo pa po't nakahiga, mahihila nung isa yung dibdib nung isa. Sobra pong hirap, hirap na hirap po talaga, lalo pa po't sabi ko nga po sa sarili ko, hindi po basta-basta po ang pinagdadaanan ng kambal. Hindi po basta. Dahil nga po yung hirap, na sobrang hirap nga po ng sitwasyon po nila. Hindi lang po talaga sila kambal, sila po talaga ay magkadikit. Hindi niya umano akalain na iniluwal niya ang dalawa ng magkadikit. Sa kabila ng kalagayan ni Divine at ni Mercy, hindi niya umano inisip na malas ang dalawa sa kanyang buhay. Biyaya umano ito ng may kapal sa kanilang mag-asawa. Nakwento niya rin na nakuha niya ang pangalan ng kambal noong kapiestahan sa kanilang lugar. May nakita umano siyang santo na isang Divine Mercy sa halagang 20 pesos lamang. Naisip niya umano itong bilhin at ipinangalan pa sa kanyang kambal na anak. Isa sa pinakamahirap na parte ng kanyang buhay bilang ina ng conjoined twins ang isiping hindi normal na lalaki ang dalawa sapagkat sila ay magkadikit. Simula noon, bigla na lamang umano siyang umiiyak tuwing iniisip ang ganoong mga bagay. Sa paglipas ng panahon, hindi akalain ni Nanay Robilyn nang pinahanap siya ng gobernador ng lalawigan ng Camarines Norte na si Governor Egay Taliado. Sinamaan sila papuntang Metro Manila para humingi ng tulong kay Senator Bongo. Agad naman umano silang tinulungan at sagot pa umano ang operasyon sa pagpapahiwalay sa kanyang anak at gamot para sa recovery ng kambal. Nagpasok po sa isip ko na wag po akong gaano kabahan dahil may mga tao po na talagang tumutulong sa amin at sila po yung bahala na gumastos para kay Divine po at Mercy. Kaya po nung oras na inooperahan po sila, kabado po ako pero sabi ko po pag nakaraos, sobra naman pong saya. Sa tulong na natanggap ni Nanay Robilyn, gumaan ang kanyang pakiramdam nang makita niya na magkahiwalay ang kanyang anak at malayang nakakakilos gaya ng normal na mga bata. Nabanggit niya rin na talagang may mga tao manong may mabubuti ang loob upang tulungan silang nangangailangan. Sa ngayon, sa normal na buhay na nararanasan ni Divine at ni Mercy, hangad niya lamang na lumaki ang dalawa na mabuting tao at may takot sa Diyos. Eden Florita, PHTV.